Hello, good morning. Pag-vlog-vlog ako. Topic ko ngayon, paano gamitin to? Alam niyo ba to? Bluetooth printer. Go GPRT PT210 yung brand. Ito yung iba-vlog ko. Paano gamitin to? Connected sa POS. Hello guys, this is Tonyo the Great. Welcome to my channel and you are watching Tonyo TV. Bago ang lahat, kung bago pa kayo sa akin channel, i-post nyo yung button ng subscribe at i-like nyo naman at comment. Mag-video tutorial po ako sa aking gamit sa tindahan. Dalawa po yung tindahan ko, pareho ginagamitan po ng POS at gamit ang wireless printer o Bluetooth printer. Ito po yung gamit ko. Ituro ko sa inyo paano ito gamitin. Ito'y gamit sa mayroong mga tindahan sa nag-online selling. Shout out sa inyo. Panoorin yung video to para sa inyo to. Ang POS, Loibers POS, Point of Sales and Stock Control. Dito nyo malalaman ng inventory ng lahat na ni stock ninyo. Ipakita ko sa inyo mamaya kung paano ito gagamitin. Ito yung application. Ito ay libre. Maraming POS na pwede gamitin, pero ito ang nagustuhan ko sa lahat. Kasi napakaganda nito. May data ka lang, kaya mo itong i-open. Kahit malayo ka sa iyong tindahan, alam mo at nakikita mo ang update. Katulad ng ilan ang yung naging sales nyo sa tindahan mo, gaano na karami ang sales ninyo, or ilan na yung stock ninyo. Yan ang ginagawa ng POS o Lord sa Loibers POS, Point of Stock, Point of Sales and Stock Control. Makita nyo sa Play Store, ito yung mukha. Katulad yan. Katulad ito, yan lang. Pag nakikita nyo sa Play Store, ganyan ang mukha. Ano, i-ano natin ang hindi maklaro. So yan, kita nyo Loibers POS. I-type nyo lang yan, Loibers POS app. Ito, mabibili nito yung printer sa Lazada or Shopee sa halagang 1.2 or 1.1. Libre na yata shipping fee. Ito, mabibili ito. Ito yung thermal paper. Mabibili ito sa halagang 10 pesos. 10 pesos lang. Ang laki na. Mayroon pang mas ano dito, makapal ito. Mayroon mas mali. 10 pesos o 20 pesos lang yun na halaga. PM, sana makabili or may mga question kayo, PM kayo sa akin. Ha. Ito, doon muna tayo sa Loibers. I-open ko yung Loibers. Ito yung makikita. Ito, magla-login lang kayo gamit yung Facebook or Gmail. Mag-login kayo. Ito ay account ng isa kong tindahan sa Lapu-Lapu. New sales to. Mag-login lang kayo. Ito may account to eh. Tapos mag-login nyo, ito na makikita nyo.
parang katulad nito. Nakalag out itong isang ano ko, cellphone. Nakaganda rito, kahit ano, kahit sino pwede mag-open, basta alam yung account mo. Example, nawala yung isang cellphone, alam yung account, pwede mo pang i-open. Yan nakikita. Approach Beauty Chef 1, di ito ang 2. Ito ang 1. I-log out ko muna to para makita nyo paano mag sign in. Okay. This is the look. Pag open nyo yung Loyverse point cell, point of sale or Loyverse POS. Maraming Loyverse. Mayroong dashboard. Doon yung nakikita ang inventory ninyo. Na meron pang isa. Yung ginagamit sa kitchen. So, ito. Loyverse point of sale, registration, sign in. Sign in lang kayo pag may account na kayo. Or registration, registered kayo niyan. Type nyo lang email nyo, password. Tapos sign up. Okay na yan. Ako may nakakano dito na. Pag i-sign in ka, ito ang resulta. Ito ang resulta. Hindi lahat na cellphone ay ano dito, kaya nitong Loyverse. Katulad nyo yung kaibigan ko, yung Vivo niya, hindi kaya. Subukan nyo lang, Vivo ang gamit ko, pero kinaya naman. Ito yung ginagamit, yung POS, katulad ng mga unit app, is ano, mayroon silang inventory, POS din yun. Pero mayroon, ginagamitan lang yun na mga printer, mga laking printer. Ito, para lang ito sa mga may maliliit negosyo, para lang sa inventory niyo, inventory purposes, nagbibigay ng receipt sa yung mga customer, nakikita eh. Katulad nito, pakita ko sa inyo, nag-print ako, gamit yung printer ko, hindi ito Loyverse, pero kaya ninyong i-print kahit anong haba. Ito, ang taas-taas ito, ito yung price list ng ano, paninda ko. Ibang haba. Haba. Mayroon pa ano, naubusan na ako ng printer eh. Madali lang oh. Hindi na kailangan ng ink yung thermal paper. May sarili na siya. Sadya siyang ano, hindi na inaad ng ink. Kaya si thermal paper yung tawag niya. Kung saan siya nagpre-print. Gamit yung machine. Ito na. Dito makikita nyo sa banda dito may account paid B, Bisabilia ang pangalan niya ang cashier. Sa account na Tony to o Approach Beauty Shop, lagyan nyo lang ng pangalan yung ano. Mayroong application eh. Anong pangalan ng tindahan nyo? Anong name, business of name? Kaya yung isulat nyo yung pangalan. Tapos sa resulta, may pangalan na. Dito sa sales, dito kayo ano mamimili. So, pag i-click nyo to, itong resulta. Sa category, mga ang pag-paninda ko ay mga kahit ano, household, beauty products, mga RTW. So dito pag ano dito sa may category, pag ilagay mo ito sa ano rejuvenating kasi mga makikita mo mga rejuvenating set diyan. 'Di ba? Pag household naman, pag sa household product, makikita mo naman mga household product. Pwede ka maglagay ng mga picture, pwede rin hindi. Pero mas maganda, lagyan mo na lang ng picture. Okay? Paano ba mag-add ng mga produkto, maglagay ng produkto? Ito lang. I-click mo dito. Makita nyo ng item. Mali na kalagay sales, receive, item. Dito sa items. Sa items, makikita mo, items, categories, discount. Dito ka sa items. Maglagay ka ng item. Okay? Kita niyo. Makikita niyo marami ng items. Pag mayroong akong bagong stock, example, may ano ko, joggers. Mayroon ako na dumating na joggers. Dito, maglagay ka dito. Example, ano ito? 6-packet joggers. Ilagay mo dyan. Talagay natin joggers. 6-packet. Six packet.
Anong kategory? RTW. Maglagay ka ng kategory sa RTW. Example, magkano ang binta mo? Ang binta ko ay 220, so lagyan ko ng 220. Magkano kuha? Ang kuha ko ay 160. So automatic. Magkano? Ilan lahat? Control of stock. Para si laborers kasi nagmi-message sa iyo pag ubos na yung stock mo. Or malapit, masiting mo doon at i-click mo yung alarm. I-alarm ka kung i-message ka kung malapit na ba maubos yung stock mo. Ito si stock, lagyan ko ng 12 kasi 12 yun eh. Maliban yung dati. Dito, lagyan mo ng image. Pwede ka mag-picture ng jogger. Gaya kong picture, dahil yung jogger, dahil eh. Usa. Kada lang, o kana inanger. So, turuan ko kayo sa isang item na to. Okay, mag-picture ako ha. Tulad ito. Choose photo, take photo. Tulad. Pag-take photo ako. Okay. Check. I-check nyo. At automatic dyan, nakalagay na dyan ang joggers. Save nyo na lang. Okay, nakikita nyo si joggers. Pwede nyo i-search si joggers dito. Okay. Joggers, 12 in stock. Mayroon 12 in stock. Sa joggers lang na example. Simple lang, punta ka sa item, mayroon daw sales receipt at sa item ka, then mag-add ka ng item, then ito ang plus, then follow the create item. Follow, madali lang. Then support and so on, continue na lang. Pwede lang kayo maglagay ng walang category. Example, ano lang paninda nyo? Chinilas. Kung puro chinilas lang. Kung magbinta kayo ng sapatos, so lagyan nyo ng sapatos na category, shoes. Ito na yung inventory nito eh. Ito. Ngayon, okay na lahat. Marami pang iba ituturo ko sa inyo sa next video ko na lang. Ito, ang purpose ko, paano lang, basic lang to. Paano naman pag may bibili? Katulad niya. Pag may bibili, i-on ko yung Bluetooth ko that is connected to this phone already. So, dapat naka-on yung Bluetooth nyo. Then ito, dapat naka-on ito ah. Ito lang. Long press lang. Mayroon ilaw. Yellow. Kulay yellow. What if may mag-order sa akin ng 5 jogger o isang jogger, kunwari. Dito kayo punta sa sales. Sa sales. Tapos, i-type nyo dito. Type nyo dito yung pangalan ng joggers. Oh. Pwede nyo nyo na i-drag. Madalan yan. I-click mo si joggers. Magka ilan? Isa. So, okay na yan. Charge 20. Gawin mong dalawa. Pero nagdagdag siya ng Japan Post Mas. Ikaw, medyo ng Japan Post Mas. Idagdag na. Subukan na idagdag. Okay. Dito nyo makikita. Pabilisan lang ko ito. Review nyo na lang. I-back nyo na lang. Pag nakalitaan nyo, hindi nyo naintindihan. So, medyo nag-blurred. Kunti mo na. Dito, pag i-click nyo ito, sa my ticket, dyan nakikita nyo kung anong order. Katulad ng Shopee Lazada, makikita nyo rin dito. Nagbablur. Nakikita ko. Ito na, nakikita nyo kung ano na yung status nyo. Ilan bang joggers? Dalawa. Pag gamin yung tatlo,
Or gawin yung isa, pwede rin ito. I-save nyo na lang. Pag isa lang, balik kayo sa isa. Save. Okay na yan. I-charge nyo. Pag tapos na, yan na lahat. 265 lahat. Ilan ba yung pira? Ilan ba yung pira niya? Example, 500. 500. Okay na. Then, cash, GCash, card. Pwede kayo maglagay ng cash, card. So, ituro ko sa inyo. Ito. So, cash tayo. Print receipt. Nadalawa yung print ko kasi automatic na pala yun. Nadalawa yung print ko. Ito nangyari. A prosperity shop, ilagyan namin na numero. Pwede na ano, mag-design kayo. Katulad ba ng Gaisano, Unitop. Maglagay kayo ng cashier. Ituro ko sa inyo o magtanong kayo sa akin kung anong hindi nyo alam. So, ito. Yung 500, may sukli na ilagyan ko rin 265. So, ang sukli nyo, 235. Nakalayan ganito. Paano ito gamitin? Ay lang. Oh, mayroon kasi yung matalim na ano, bagay dyan. Pag bininat mo, napuputol. Ito, nilagyan ko ng thank you for come against. Thank you, come again. God bless us. Korean, thank you for coming to our store. Kahit anong lang gusto niyo. Pwede kayong mag-adjust sa seating lang yan. Paano ba ito i-connect yung printer dito sa ano natin, POS? Sa new source kayo, punta kayo sa punta kayo dito sa seating, punta kayo sa seating, then punta kayo sa printer. Ito naka-save na eh, pero kung wala pa dito kayo, add printers. Anong pangalan ng printer mo? Example, Tonyo. Printer model, nakikita nyo printer model. Anong ilagay nyo? Wala din dito. Depende yan. Kung magbili kayo ng hindi katulad nito, pwede na kayong bibili yan. Kahit anong pangalan yan. Wala ito sa list. Kaya dito tayo sa other model. Other model. Wala tayo sa other model. Pwede Bluetooth. So, Bluetooth tayo. Kasi wireless to eh. So, search printer. Mag-search printer kayo. Take note guys. Dapat ito nakakonect already sa yung phone. Katulad na mag-connect kayo ng Bluetooth speaker, kahit anong Bluetooth device, di ba? Nag-pairing kayo. Kinanglan kayo mag-pairing at mayroon itong code 000-40. Katulad nito, Bluetooth printer shirts, nandito na si MPTT2. Ato, i-adjust nyo sa 58 mm ang kaya nito. Yan, okay na yan. Save nyo na lang. So, this is, it was mayroon ka rin tayo, red color. Mayroong alert, it was already assigned kasi na-assign na ito sa printer ko. Na-assign na to printer nito dito sa pangalan nito. Yan yun lang para pag-connect kayo at maka-print lang kayo. Pag ganun, pwede kayo mag-print test. Print test para masubukan nyo. O, ganyan lalabas. Okay, madali lang. Ituro ko naman sa inyo, kung paano ba natatrack yung sales nyo gamit ang Loibers. Ito ay may tinatawag na Loibers Dashboard. Mag-download din kayo ng Loibers Dashboard. Nasa seating naman yun. Ito ang kulay blue. Kita nyo yung kulay blue. Yan yung dashboard. Itatrack ko yung sales sa amin. Kasi nagbinta tayo kanina eh. Mayroon ng customer. Mayroon din yung jugglers. Kunwari may bumibili. Ito yung nangyayari sa sales. Summary sales. April 15. Anong araw ngayon? So, I have net sales 935 pesos. In average sales, negative 43%, 331. Parang itay, yun yata yung ano ko, ginansya. Makikita rin dito kung ilan na ba yung stock mo. Makikita mo. Dito. Oh, makikita mo dito kung ano niyo nung binili. So, mayroon tayong one jugger. Kunwari may bumili Japan foot mask. So, kitang-kita. Sa anong category? Makikita rin dito. Sa anong category?
Rejuvenating, may isa. RTW, may isa. Sa mass, may isa. So, nakikita yon dito sa my inventory. Simple lang, mag-login ka lang gamit yung kung anong account doon sa ano, Lawyerverse POS, yun din yung account itatrack nyo dito sa Lawyerverse dashboard, yung kulay blue. Ito yan. Ito yung ginagamit ko. Isa po yun sa ano, sa Crossing, Marigon doon, kaya ko yung itrack. Mag-log out lang ako, sign out, mag-sign in ako using the account nga ginagamit niya. Example, katulad nito. Yan yung account na ginagamit ko. 1. Hindi ko isama ang password ha. Baka kunin nyo. Sato lang. At gmail.com. Yung password, akin na lang to. Nagsisign in ha. Okay, this is the result. Ito ay ginagamit sa Crossing Marigondon. Oh, this is not. Actually, this is not Crossing Marigondon account. Mali pala ko. Okay, sorry. Pareho lang kasi yun. Numero lang kasi yung ano eh. I'm coming back in my old ano, old account. Dapat kayo, maglagay kayo ng pangalan at password. Pareho lang. Para hindi kayo magkalimot. Okay, ito na. Ito na yung Crossing Marigondon branch. Nakikita ko na. So, around this time, early 10 a.m., ito yung sales niya. So, kitang-kita. So, kitang-kita dito yung sales niya. Mayroon 1, negative 92. Kasi ito yung receipt. Ilan bang receipt mo kahapon at ngayon? Example, 100 receipt kahapon at ngayon, isa pa lang. So, nagmaminus, negative 92%. Nakakount ito kung ilan na bang receipt na release mo. Dito yung sales mo. Diyan ang average sales mo. Dito ang category nakikita dito. Sinong cashier doon? Nakikita doon ang employees is si Maricar Tabanaw. Shout out to you, Maricar. More sales to you. Ganyan lang guys. Marami pang use ng ano, yung Lawyerverse natin. Yung dashboard, makikita mo rin dito kung ano bang net sales mo sa isang buwan. Makikita rin dito. Yung kahapon, April 10, makikita dyan, close kami, April 11. Hindi kami nagagamit kasi nag-online kami. Pag kasi, kung ano yung nalagay na price dito, yan din yung mapare-rent ko dito. So, pag mag-sell kami, hindi kami gumagamit dito, gumagamit ka rin kami dito, gamit yung shortcut way. Yung mayroong printer app naman eh, na pwede. Ito yung sales niya, yung nakaraang araw, medyo mahina ang binta. Yung 13, ito na naman, yung 13 days, mahina na yung binta niya. Yung 14 days, ito yung resulta, kahapon. So, nag-sales siya ng 13,336. So, may ano siya, average sale, ang ginansya na to kasi may cost. Pero hindi talaga yan yung totoong resulta kasi hindi niya nilagyan ng tamang ano, cost. Hindi niya alam kung magkano yung bili. Kaya, yun yung nangyari. Asa yung butang doon? At sa F15, mayroon siya kahapon na 14 receipt. So, ngayon, mayroon pa siyang isa. Kaya yan naging number 1. One receipt. So, negative 92. Pag mag-14 siya ngayon, o 15, so 100%. More than 100%. Sa 14, makikita ang sales summary. Ito lahat. Yung cost of goods, 800.
gross profit, mayroon siyang 4,700. Sa 13,000 net sales, makikita mo, ano na pila, ano na yung kinanatnan mo, may ginansya ka ba? May gross ka pa? Ilan yung cost mo? Yung gamit ng, yan ang pinaka, ano, maganda sa may POS ka. Natatrack mo yung sales nyo. Alam nyo, sa lahat na may online sellers na yung stock kayo sa bahay nyo, pwede nyo ito gamitin. Salamat sa panonood. Ang video tutorial lang ito ay basic lang kung paano lang nagtuturo ako, kung paano lang i-connect yung printer gamit ang Loyverse app, itong Loyverse app, at paano mag-track ng stock at mag-track ng inventory. Kahit malayo ka, kahit saan ka pa, saan ka naruroon, kaya mo i-track. Katulad kami, kahit nasa bahay lang kami, natatrack namin kung ano na nangyari, may sales na ba yung tindahan namin o wala. O ano na, ilan na bang stock namin, yan ang ginagawa namin. So, shout out sa lahat na nakikinig. To all the resellers of Approach Beauty Shop, God bless to all. Sa lahat na nakikinig, nakarelate ito video, please subscribe my channel. And next time, mag-explain ako. Pwede din kayo mag-comment kung hindi niyo naintindihan. Ibabalik natin sa susunod natin. Kasi yung Loyverse, marami pang setting na pwede i-set up. Salamat sa lahat. Dito lang ako. This is Tonyo the Great.